Welcome to the underworld. Go. I mean your holiday went on for eternity. Let's go. Are we live? Yeah, we're live. Kailangan pala akong lumapit. Okay, hey. Hi, guys. So we are back again with another episode, guys. Pangilan na ba to? 12? This is the 12th episode. Kailangan ko talagang lumapit dito. So you can see, guys, we have our new setup right here. Which is, yun, binili ni Marky. We have our new mic and we have our new soundboard. The problem is, nung nagtataga mo yung record kanina, hindi ako marinig from my usual spot. So I have to come closer just to, para marinig lang. So, ganun po. Yun, ayun lang. Medyo hassle pero okay lang for you guys. So we're trying to, ano, to, ang tawag dito, mabigay yung magandang quality sa inyo, guys. So yun. Konting upgrade from the previous setup namin. Kasi dati ginagamit namin yung, ano, yung, ano tawag doon? basta sa pang camera na, like nung nagva-vlog pa ako. So, yun. So, ito. Ano to? Ano tawag dyan? Condensed microphone. Yeah. Wow! Uy, shout-out mo naman. Uy, nga pala. Saan mo nakuha to? Nakuha ko to kasi, ano, regalo to ni, nung Christmas ni Ma'am Ivy. Yung, siya yung nakakuha nung, ano, nung pangalan ko. So, yun yung linagay ko sa wishlist. Kasi, ano, yun lang, wala lang. Para mas maganda yung equipment namin. How about you, Cars? What did you get for the Christmas party ba? Yung sa akin, yung ano eh. Badminton racket. Tsaka kape. Tsaka coffee. Ano, Starbucks coupons. Ano pa yun? Meron pa akong katol nun eh. Binigyan naman yung katol ni Chip eh. May ano, may mosquito coil na binigay sa'yo. Ba't binigyan ka ng Starbucks? Wala namang Starbucks sa atin. Oo nga, sabi ko nga walang Starbucks at hindi ko na alam kung sino yung nakakuha nun. Kasi tinapon ko nun. Ay, di. Humingi ako na isa nun. Oo, na wala ako. Hindi ko nakita. Alam nyo kung saan nun na ano, iniwan nyo lang dun sa ano. Doon sa baba kung saan tayo nag-party. Kasi nakakalat lang dun yung mga ano, yung mga coupons. Left my, some of my mga cookies ko din doon, nakalimutan ko yan. Yung mga prices doon eh, wala. So yun. Ikaw pare, ano ba nakuha? Ang hirap na ito. So yun. I got my wish. Doon sa wish list ko naman, nakuha ko naman siya. Sino ba nakakuha? Si Santi pala yung nakabunot sa akin. Yo, Santi! All the time, I thought it was Vera, pero si Santi pala yung nakabunot sa akin. Yun, nakuha ko naman siya. And it's working. Working perfectly. Fine, and satisfied naman po ako. Thank you very much. Usog na lang ako dito para ano. Usog na lang tayong konti. Ganyan lang. Kailangan ko talaga lumapit kasi hindi ako talaga marinig from my usual. Sa mga ano, sa mga nakikinig lang sa ano, sa Spotify or Anchor or san man. Ang tawag dito. Nagko-compress na kami dito. Nagsisiksikan kami kasi ano, nung tinatry nga namin kanina, eh hindi siya ganun kalakas yung audio. So baka kailangan ng tig-isang microphone para mas maganda yung quality. So ngayon, sisiksikan ko. Parang kaming quartet dito. Ayaw mag-register nung sa akin. I don't know the science behind this shit. I'm too dumb for this shit. Okay, let's move on on with the episode. Just bear with us, mga kaibigan. Kasi we might have technical difficulties in our sound later kung paano ninyo. Pero bahala na just how it is. Ganun na talaga po. Thank you. Sorry. Pulubi po kami. First time namin gamitin and then hindi pa nga ganun namin kapagamitin. Or baka cheap lang talaga. Oo nga, hindi naman siya mukhang cheap o, tingnan mo yung ano. Yeah, kasi yung ano, meron yung package niya, may ano arm. Dito, yung clamp or what. Parang ano mechanical na arm nito. No? Tapos yung microphone talaga. So, yun. Yung microphone, tapos may bago rin kaming sound card V. Sound card niya, napakamura lang. Thanks to, ano, to Lazada. Lazada and, ano, shout out to Joby. Coupons naman. So, yun. Okay, let's move on siguro. And 12th episode. What's happening? And then, magkumusta naman na tayo. What's up? What's poppin', pussies? Did that ever...
Did I just say that? I'm sorry. What's poppin', yo? Ano ba? Ako medyo, ataw dito, off the weather. Under the weather ka. Under the weather, kasi medyo may sakit ako. As you can hear. As you can hear. As you, mababa ka mapansin nyo sa boses niya. Yung boses ko, medyo ano, medyo, ano ang raspy. Raspy. Merong ano, raspy voice. Very raspy ba? So yun, kasi nga, nagkasipon ako, like, tapos may ubo din. So medyo masama pakiramdam. Pero dahil sa ano, dahil sa commitment to the Darkroom Podcast, ano, fans, meron ba? So kailangan natin magano, mag-grind. Gumawa ng anong content ngayon. Kailangan gumawa ng content. Tapos medyo related din to sa ano, sa pag-uusapan natin. Nako! Ikaw, firing cards, you. Ako, wala lang. Kamusta? Eh. Medyo, ano lang tayo. Focus lang tayo sa work ngayon kasi mag-ano na pala, magre-regular na tayo. Oh! Congratulations. Kailan ba yung regularization? Pizza ka naman, boy. Hindi ko pa alam. Pero close. Hindi, ayokong mag-ano. Baka maano pa tayo. Congratulations! Yo, pa-pizza naman! Sa susunod. So yun, ikaw pare, ano, kamusta? How about you? This past weekend, I went to Cebu. Yeah, di ako nag-street party or anything, tumambay lang ako. Okay. I just chilled, I just went out with my friends, my cousin. So shout out sa inyong lahat. Thank you, Buning, for this wonderful gift of yours. A tumbler, we are bears. We bear bears. We bear bears na. Need to ang ano neta, pero they're very cute. So thank you for this one. I'm using it every day. Thank you. Yun. Shout out. Sana meron din kami. Sino ba nabigyan? Sino nagbigay? Sana meron din kami. Yun, tingnan niya na. Adjust. Ang ganda. Childhood friend. And she's listening to our podcast. Oh, yeah, but yo. Shout out to you. Ano name niya? Welcome. Nessa. Yo. Hi. Nessa. Call her Nessa. Hi, Nessa. Nessa. Vanessa ba yan? Vanessa ba yan? No, her name is just Nessa. Nessa. Okay. Baning, ganyan sabi niya, Baning, tapos Buning. Nessa. So, Buning. Tawag sa kanya ng mga nasa niya, Buning. Eh. Okay. Buning. So, Buning. So, okay, yun. Teka, naano lang ako dito eh. Huwag ka mag-pindot-pindot dyan. Meron kasi kaming... Yeah, sa mga nakakapanood sa YouTube. Meron kaming sound card dito. Baka hindi na mag-record diyan. Huwag kang galawin diyan. Meron ditong ano, yung mga ano tawag nito? Mga ano tawag nito? Mga effects. Sound effects. Hindi na bumalik sa normal. Merong yun. Despise, may laughter, may applause. Parang yung parang radio station. Radio station lang talaga. M-O-R. Kahit isa lang. Huwag na, tingin mo. Meron rin ditong mag-iba yung voice mo. Parang go for it, man. Huwag mo nang galawin yan. Makatipa naman sa kamay yan. Yan, nakikita mo ang daming buttons. Ooh, what does this button do? At least dito mga kaibigan, meron tayong button for laughter. So, pag nag-joke si Kato, alam nyo na. I mean, si Rick. Pag nag-joke si Rick, pindutin mo na lang agad. Baka kasi hindi... Mabagal yung response namin sa joke mo. I'm sorry. Ang nalalamunan ko. Okay, let's get down to business. Nakaka 9 minutes na tayo. Ano ba yung ano natin? So, update lang tayo yung Taal. Oo nga pala. First natin pinag-usapan to ng... Last episode, pinag-usapan ba natin? Oh. I don't think so. I'm not sure if you talked about that one. Yung Taal? No, hindi natin pinag-usapan. Hindi, hindi natin pinag-usapan. Pinag-usapan natin yun eh. Nag-erupt yung Taal. 12, I think. Yeah. Kailan yung shoot natin? Hindi, nga. Hindi, nag-ano tayo eh. Nag-Iran, tsaka ito, yung Taal. Medyo na-ano natin. Natakal ba natin? No. Oh? I'm not sure about I'm that. Not sure, dude. Sige lang. So. We should get... So anyway, ganito nga. Ano is there any way para ma-check natin? Wag na. Kailan yung last shooting natin? Jamie, pull the previous episode. You have imaginary Jamie. Sino si Jamie? You have a Jamie. So... Hindi ka kasi nanonood at nakikinig kay Joe Rogan eh. Kaya hindi mo alam. Pull it up, Jamie. We should check. Wait lang. Yo, Jamie. So anyway, as of now, ano pa rin ngayon eh. So yun, if pinag-usapan... Oh, pinag-usapan natin kasi, Ashfall eh. Pinag-usapan natin yung Ashfall. There it is. Our last shoot was on January 10. Nakasave dito sa gallery ko.
Maybe. Taal erupted on 12, I think. January 12. Mm. Yeah, I think pinag-usapan natin kasi napag-usapan natin sa Raymar. Shoutout pala kay Sir Raymar yung ano. No. Nagpa-shoutout lang siya. Yung pinag-usapan natin is yung New Year. Yung putukan, putukan ng New Year. Putukan na, yun. Okay. It's not about Taal eruption. That's not. It's the other. But Raymar had an eruption nung pumunta siya sa mga... New Year yung parang... So as of now, di pa rin siya nagkakalma. So parang, prayers up lang sa ano, yung Batangas. Yun lang. Sa mga tsaka, peeps natin dyan from Batangas, tsaka sa ano. Nakikita ko sa ano, yung mga... sa mga nakikinig, kung meron kayong in-kind na donations... Maraming ibang ano, foundations na pwede niyong bigyan. Tas wala kami fundraising na bata. sa mga listeners natin. Sa mga mga taong dilim. So yun nga guys, wala po kaming hindi kami nagre-raise ng funds, pero maraming nagre-raise ng funds. Yun na i-shoutout na lang namin sila. Parang mahina boses ko. Sa GMA, sa ABS, ano pa ba yung... Lahat na lang. TV maraming pa. Tapos yung nakikita, kung meron kayong damit, speaking of damit, nakikita ko sa Facebook na yung mga ano, yung mga wacky na ng mga damit yung inano nila. Binibigay. Parang may pageant na, may nagbibigay ng gown, yung sinusuot ng mga lalaki, parang iba-iba na yung ano nila. Parang kung ano lang yung may bigay, pero as long... wearable pa naman guys, so ibigay nila. Kasi nangangailangan talaga mga tao doon. Most especially water tsaka pagkain. Dry goods. Okay na yun. Pagkain. Might as well siguro. Napapakinggan din naman nga. And try namin. Baka po baka we reach some kind-hearted people dyan. Sa mga nakikinig sa amin. My voice is too fucking low. I can see okay, the... Okay na. Seismograph. Soundcheck. Sa akin din nata eh. Ay hindi, mas malakas. Pero kailangan lakasan talaga pag nagsasalita eh. Kailangan talaga, nakalapit na ako dito sa mic. Yung mic test namin hanggang ngayon pa rin. Anyhow, ano nangyari dun sa ano? Still under pa rin? Under observation. But not as violent as compared to the previous days. Okay. Have you seen the locals ba? The locals ba dun sa around the vicinity, nagsibalikan na sila? Wala pa. Wala na rin kasi like yung mga bahay doon. About the animals? Yung iba nga, napakinggan niyo. Abandoned them na lang? Yung iba. Kasi hindi mo naman madadala lahat. Suffocated na yung mga... I feel bad for the people na parang they're getting dashed. Na kasi iniwan nila yung animals. But guys, just try to absorb it. Kung nasa position kayo. Magdadala ka ba ng kalabaw? You have this little bangka. Dadalhin mo ba si Pedrong Kabayo doon? No, you're not gonna bring him. As dark, as bad as it may sound, but... Baka naman kasi pusa lang yung mga alaga niyo. Please don't. May mga kalabaw sila doon. It's not like they wanted. Alam ko, masakit sa... masakit sa kanila. Oo nga, kasi livestock nila yun eh. Tinulungan sila sa pangkabuhay nila and everything. But it's not like they wanted it naman. Yeah. So please, just stop the hate. Kasi I see a lot of posts, especially in social media. Yeah. Regarding those na, may mga pictures ng mga animals doon, mga ano. They didn't want that to happen. So I think it's unfair for them na pagbintangan silang napaka-inhumane yung ginagawa nila. That they're evil. I think meron atang, like isang, I think si Tulfo na ano, nag-comment siya sa mga pictures na yun. Na like atawag dito yung mga tao daw iniwan yung mga animals dun. Kasi may isang lalaki like nagbumalik siya dun sa place nila. Tapos sabi niya, ito yung mga bahay nga namin ganito sira-sira na, Sir Tulfo ganyan. So siguro nag-comment si Tulfo regarding dun sa post na yun. Pero hindi ko narinig ng directly kung ano man sinabi niya. Pero parang gano'n na nga dun sa sinasabi mo. Na don't ano them. Don't abandon mga animals kasi nga tawag dito. Yun. Ano sabi ni Tulpo? Parang give them a break yung mga people na no. Or he was mad at the people there? Parang I think it's
Some of them siguro, oo. Deliberately, iniwan nila na parang, yeah, I don't care, really care about you, dog. So, iwan kita. Pero, hindi naman siguro lahat sila ganun ka, di ba? Talagang may mga tao dun siguro, mahal nila yung mga ano nila. But they don't have any choice. They have to save themselves lalo first. Ano, lalo na yung ginagamit nila for, ano, for sa kabuhayan nila. Like, ang tawag dito, like yung mga kalabaw, yung mga, kalabaw, yung mga ganyan. Iiwan mo ba yan ng ano? Kung hindi mo talaga kaya, iiwan mo. Pero like, people are saying, kasi tumitira kayo dun sa ano eh. Dun sa mismong, alam niyo namang dangerous area dun. So what the fuck? Saan ba yung ano? The dumbest thing that you could hear na ano, tawag dito, sisisihin mo pa sila. Kasi what if kung ano lang yun, tawag dito, lindol, na nasira yung bahay, sasabihin mo, eh ba't nakatira ka sa earth? Eh, tangin na lahat ng parte sa earth, lumilindol, gago ka ba? That's where they get their livelihood eh. Dun sa tourism and dun sa, so, siguro sa crops nila and everything. Nagsisiksika na talaga. Ah, Hindi ko na nakikita ang mukha ko dun. Atras muna ako. Lakasan na lang natin yung boses natin. Andito pala ako. So, yun. Parang aano na lang ako, kakanakanan na lang ako pag may sasabihin. Parang, okay. Parang haymaker na lang. Ano na talaga ako dito, batang dilim na ako dito. So, yun na nga. What are your thoughts dun, pare? About you, Cardo. About you, Cardo. Kanina pa kami nagsasalita. Hindi, nakikinig lang ako sa inyo eh. Para, ano yung thoughts? Kasi hindi ko pa nakikita yung mga post na ganyan. Pero nakikita ko sa news yung mga iniiwang, ano, kambing, yung mga ano. So, ano nyo na lang, babalikan nyo naman yun eh. Parang, baka, ano lang, under observation pa kasi yung Taal. So, yeah. Mas mahirap dun sa mga taong nang iwan dun. Kaya, parang umuhugot tayo. Parang hugot yun, ano mo eh. Ang hirap ng ganun. Ano. So anyway, yun nga, prayers up na lang tayo sa, ano, yeah. sa locals na naapektuhan ng Bulkang Taal. So, anyway. Saka sa ano din, sa mga nagtitake advantage dun sa mga putang na nagbibenta ng mask na ginagawang sobrang mahal. Ay, yun, no. Ang ina nyo. Ginawa nyo pang ano, kabuhayan yung... Ang sobrang... Nag-increase sila ng ano. Ano kayo ng change sa society, tapos yung mga sarili nyo, di nyo masimulan. Ginawa nyo yung times plus 200% ng original price. You can go off fuck yourselves. Walang hiya talaga. From what I've known, yung ano eh, yung isang box ng mask dun sa Bangbang is 50 lang yata. 50 pesos yung isang box. Ngayon, ranging from 150 to 200 pesos na yung ano nila eh. Yung price kada isa. Tapos 50 ano yun. So, parang kinukonsente pa nila na 4 pesos lang. Yung isa, eh, alam naman natin na 50 pesos lang yun, more than, ano lang yata, parang piso lang. So, laman ng isang ano? Per piece, piso lang. So, parang hirap kasing mag-increase tayo na ngayon, kailangan ng marami yung ano. Yung mga, kasi nga yung mga Pinoy minsan, ano talaga yun. Mga tao dito, mga sugapa sa pera, opportunista. Putang ina nyo. Pero, aside note lang doon sa ano, meron din naman magagandang nangyari. Like nakikita natin na ano, yung humanity na kita natin. Like, some people na nagtawag dito. The usual bayanihan that we are known of. The Filipino lang ako, people are known. Nag-spray ng water din sa... Ay, nandun naman ako. Nagtawag dito, dumadaan ng mga tao, sa mga sasakyan. Some of them, may isa pa nga nag-post sa Facebook, like ano, tawag dito. Isang karinderya, tapos yung ano, yung... Yeah, I've seen them, nagbibigyan ng free food. Very noble of you, kung sino man po yung behind that. Dapat ganyan yung ano, tinutularan natin guys, hindi yung mga... Meron rin ako nakita yung free, nagbibigay lang siya ng free mask. Oo nga. Yung nakita, parang ginawa siya local hero dun. Kudos to you guys. Yung masaklap pa dun, kasi mas mahal pa yung mask sa Manila kaysa sa mas malapit sa Batangas. Parang yun yung ano eh, yung Bambang malapit kasi sa ano eh. Yo, from anyone who would know, yung Bambang station na side ng Manila, doon yun malapit, maraming mga medical supplies.
So, kung naririnig nyo sa news, yung bang-bang, eh, malapit yun sa DOH tsaka sa Jose Reyes. Tapos maraming yung, mga medical supplies. Malapit lang sa DOH tapos hindi nila na, ano, hindi nila nare-regulate. Nare-regulate yung ano. Ay, na, grabe. Mga Celtic din yung mga yan, eh, no? Baka may ano sila dun, pare. Parang, may cut. yung mahirap dun, baka merong ano eh. Yung mga tao, mga official doon sa DOH. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi. Yung accuse ka naman eh. Huwag pare, huwag. Huwag ka mag-accuse ng baka mga ganun. Hindi, alam nyo naman. Talo tayo dyan. Alam nyo naman, yung mga baka merong official doon, yung may, sila rin yung mga may-ari doon sa medical supplies. Kaya, hindi nila na-actionan kasi sa kanila pa rin yun eh. Baka di, sila yung nag-ano. Uy, mahalin nyo kasi ano tayo dito. Oo, kami. parang kami pa rin yun. Sasabihin na, ina-action na namin to pero sa kanila pala yung mga medical supplies na inaano doon. So anyway, wala lang yan. So, kung hindi na ako makita, DOH yun. tinanggalan ka ng ano, tinanggalan ka ng lisensya. shit about the Taal incident lang. Kayo mga haters kayo, hinay-hinay naman. Those guys have lost their homes, their livelihood, their some of their siguro pamilya pa nga nila. It's not that easy. Hate is not, ano, that's not what they need right now, really. Give them a break. As if naman may natulong kayo. Ang lakas yung magbigay ng negativity pa tapos miski piso hindi ka nakapag-donate. Wala, nakaka-toxic na yung mga ganyan eh. Basta. Saan pa ba yung mga update natin? Speaking of, sa Australia, parang medyo konti-konti na ng humuhupa yung ano nila eh. Tapos, ano pa ba? Ah, yung, Redditit, ano, kamusta yung Cebu natin? Well, ganun pa rin. Cebu people party is very hard. They're like, they really like to party. They're very, ano, they're very, parang passionate sila dun sa event nila, their religion, and yun, very ano sila, they go up, they go all out ba? Yeah, they like I think they parade kahit mainit, they ano kahit madaling araw, madaling kahit malayo. They go all out. The very ano, yung culture nila is very ano. I like it. It's very fun there. And yun. Is it parang, your first time to attend ano? No, that's my second time. That's my second. Ako rin hindi pa pagsinulog. Multiple times but that's only my second time na ako makapunta. Parang yung ano ko eh, hindi yung mga taga Cebu yung napakalapit lang ng Cebu. Kasi napakalapit lang po ng Cebu. Dalawang Cebu, Leyte, Cebu. 3 hours lang po kaya nakaka-tempt minsan pumunta doon kasi parang pero okay lang, 3 hours lang naman papunta doon, yung barko lang yun. Never pa ako nakapag-attend ng parang nakikita ko yung hindi yung mga taga Cebu yung nag-aano eh, nag-street party eh. Mga taga ano yun. Yung ibang mga lugar na parang mga all visitors. Over the mga visitors. Yun yung mas nakikiparty ng hard. Parang yeah. Dito lang tayo, di tayo taga dito, party tayo ng ano, ng sobra. Lots of people were drunk on the streets and they're shouting Pete, and yeah, hey Pete, even in the bars, even in everywhere, you just hear this chant na Pete, senor. Yeah. And chula. What is chula? I think it's kissing. I think it's third kiss. Bakit? Ano ba? Parang nakikita ko rin yan. Kasi really, I'm gonna share the story of the first time I went there. I was at this bar. Kasama ko. Shoutouts kay Sia kasama ko. I was at this yo, parang Sia. Drinking place. And everybody was shouting chula. I was like, pare, what does chula mean ba? Sabi niya, parang praise the Lord yun. I was fucking hammered drunk and I was like, parang makikishout na lang din ako. I was at this habal-habal. Two beers in my both arms and I was shouting chula everywhere. Di ko alam yung pala ibig sabihin na parang kissing pala. Parang ano ko yung naririnig mo yung ano, na parang pwede ka, you can kiss anyone in... Like what I the fuck, kiss, dude? I don't know. Parang makikita ko sa... Very random lang, kikiss mo doon. Chula. Hindi pa ako nakaka-experience doon eh. Kaya naririnig ko lang, parang nakikita ko sa ano. Kaya, anong ginagawa nga? Chula. Di ba kiss? Baka you can kiss anyone there. But, chula, kiss. Not me. Hindi naman sa ganun. Parang, inaano nila yung pag, diba, may mag-jowa, ganun. Tapos parang sweet sila dun sa parang area na yun. Especially when parang sa gimmick place. Parang, uy, chula. Parang sinachan nila. Mag-kiss kayo, ganun. Ay, hindi ka sino mo kasama mo nung pumunta doon?
Aras, ano, parang transpassion dyan lang ako nun, kaya grinap ko na din. Ikwento mo nga ako. Ay, kung ako kwento, hindi naman nila kilala yun. Ikwento mo. Like yung ano, yung dapat hindi ka pupunta. Ay, di sana ako pupunta dun. Na, the following day, sana, bali Saturday yung, Friday yung booking ko nun. And, yung isang workmate ko dito, hindi siya nakapunta. So, I grabbed her, ano. I asked for... At tapusin mo. I asked for her ticket. You grab her by the pussy. Alam mo ba yun? Alam mo ba yung meme na yun sa ano? Ano yung Trump zone her? Alam mo ba yung ano? Yung meme na yun sa ano? Pag may nag... That's Trump, na, diba? Hindi, hindi ko nakikita yun. Pag may reporter live. Ah, okay, okay. Tapos, kinuha yung mic, tapos, grab her by the pussy. Ano ba ganun? Ang daming compilation yun sa YouTube. Parang inaagaw yung ano, yung... Oo, oh, yung microphone. Grab her by the pussy. So, trend sa kanila yun. Yun. So, yun nga, pumunta ako doon. Sabi niya man, okay, you can have my ticket. Then, pumunta ako doon. Parang impulsive lang. Parang, dude, I have to go. Tapos, nag-finix ko yung schedule ko. Buti pumayag naman yung mga workmates ko. And then... Uy, babayaran mo pa sila ng duty? Cardo. I have to pay Cardo bukas sa duty niya. Only Cardo lang. Yeah, tama. Si Cardo so, lang. Wala kang pasok bukas? Hindi, pasok ako na ano. Pasok ako morning. Ay, yun, kasi may overtime ka. May lang. Overtime ako. Okay. So, yun. So, speaking of... Cebu. Cebu. Ka-flawless na kayo ngayon, ha? Parang, holy fuck. Parang naisip ko na yun. Pala. Parang ano lang, parang after ng ano, ng napaka-smooth ba sinulog ng sinulog pagpasok ng segway. Segway? Greatest segway of all time. Napaka-smooth. The top 10 most segway effective segway of all time. Number 2. Napaka-ano, Cebu to Cebu. At tawag dito? Cebu to Cebu. Yo, I have, ano, napaka-smooth ba ng pagpasok? Parang lubricated lang ng mabuti. Yung nilawayan mo muna. So, yun na nga. Pipindutin ko na. So, speaking of what's happening right now, really have to go all the way here just to be heard. Ang mahirap yun, di ba, ang daming visitors sa sinulog. Ang yun, ang grabe talaga si Cardo. Natututo na talaga siya sa mga ano eh. Parang naisip ko na siya nung una pa. Parang after, right after ng ano, ng pretty tip. Doon lumabas yun. Parang, parang merong connection. Kasi, di, ano, parang kumpulan talaga yung visitors doon eh. In and out, tapos. As you know, communicable. Yo, dude, stop beating around the bush. Ano pinagsasabi? My, let's fucking say it. Hindi. Ina-explain ko lang na kung ano yung ano ko. Yung naisip ko. Pinag-uusapan namin right next. Naisip ko. Yep, you might have guessed it. Yun na nga, the coronavirus na ano, spreading naman outbreak, ano, parang medyo outbreak na. Sa kanila, outbreak sa kanila. Sa kanila, sa atin, hindi pa naman. Puro isolated na non-confirmed. And then, confirmed kanina, di ba? Yung bata from Wuhan na yun, Cebu right now, negative siya sa coronavirus, pero... No, I think wala na. I think pagkakalam ko ha. He's negative now. Negative na. But the dude from Tacloban, that American dude from Tacloban who's from apparently from Wuhan din daw. Wala pang results from wala that. Pang no? Results. But he is showing symptoms of ano, similar symptoms. But let's hope not na hindi yun. Hindi. So kasi we're from Tacloban and we don't want Tacloban to be some kind of ground zero sa Philippines, no. So yun na nga, pero as of today, may ginawang tawag dito, Prescon yung DOH Region 8. So, apparently wala pa naman daw, ano, wala pa namang confirmed cases dito sa Philippines. Yeah. So yun na nga. Pero, just for precautions lang naman, if you had traveled, ano, from Cebu or... Like, Cebu ba talaga? Abroad or most especially from China. From China per ano talaga. From that area. So parang may joke ako, wag na. Ano ka na talaga? Tawag dito red flag pero hindi pa naman. Like ganun. Tapos, will be screened naman siguro. Oh. Pero hindi, parang precautions lang naman talaga 'yan eh. If you're showing signs and then i-quarantine ka lang or ano. Magpa-doctor na lang or so yun. Ano ask ba? A doctor. May joke ako sa China, wag na lang. Yun ang related ano yung pinaka-trending
na ano, tawag dito, pinaka, no, that's too, don't go, no, that, ano, mamaya na yung mga jokes. Mamaya na yung mga jokes na yun, Ricardo. Medyo seryoso pa tayo ngayon. So, yun. So medyo ano alam ba talaga yung hindi, ano? Hindi medyo, kasi it's alarming. Kasi nga, it is, because we don't know what it is. We don't know the full extent kung paano siya, ano, paano, how does the body react to it. Hindi pa siya ganun kaaral ba? I mean, party konti pa lang yun. Parehas yung, lang siya ng, but there are deaths. There are deaths na. Meron ng deaths sa China. So, a total of 26, 20, I think. That's, tapos yung affected daw, na parang 800. Yeah, 800. Saan? Sa China? China. Pero, so, collectively, lahat na. Because there are some cases na outside sa South China. Korea, Vietnam, and there's some in Thailand, sa Hong Kong, I think. Okay. No, it's in Macau. And one case from ano, from Seattle, US. Confirmed siya with the coronavirus. So, yun. Ah, may outbreak sa how did it start? Sa ano, I think, parang kaparehas lang ata yan ng ano, excuse me, nung SARS, tsaka nung ano, MERS. MERS-CoV. Ano kaya yung bisibin mo? Hindi ko rin alam. The MERS-CoV? The MERS, Middle Eastern Respiratory syndrome. Parang ganun. Ano yung CoV? It's coronavirus. Coronavirus. Ah, coronavirus. Kasi isa siyang type of corona. I think yung itsura ata ng body. Yung, parang corona talaga. Or the what? Microscopically yun yung appearance. Eh. Kaya hindi tayo mga medtech eh. Hindi tayo mga medtech. Parang, yo. I think so. Yeah. I don't know. Parang gano'n. Hindi ko that's lang why sure. Corona pala. Alam mo pag naririnig ko yung corona, yung beer. Hindi, yung pumapasok sa akin si CJ Corona. Yung Chief Justice. The late Chief Justice, late. CJ Corona. Yun ba yung nagpamatay? Nah, he died of natural causes. Natural. He died. Parang Jerry Epstein ba? No. He's alive. He's not dead. Anong theory? Gusto niyo bang pag-usapan yan? Or maybe pag you should ano, you should. Mamaya, medyo ano ba tayo? Parang na-hook talaga ako sa ano na yan. If napapansin niyo, yung sineshare ko lagi sa The Dark Room Podcast na ano is yung Jeffrey Epstein is not dead. He's not dead. He's alive. Parang tumago lang siya, no? And I think the... Going back to the... I think it's the same with the SARS, no? Kasi they're from the same family, I think. Parang, they're in the coronavirus family. SARS, which spread noong, I think I was 2002 or 2003. Nakikita niyo yung news dati. Yung regarding sa mga ganun. Sobrang bata ako nun eh. Yung, what the fuck? Yung MERS ata. Is this it? Ito na ba yung katapusan ng mundo? Yung MERS is mas later na yun eh. 2000? Recently yun eh. 2012, ganun. Mas recent. But they are from the same, ano? Parang gano'n. Apparently, nagsastart daw yung yan, from, ano, from mga animals. Sa kanila talaga nagsastart, tapos, ano lang. Spread to humans. Spread sa humans, pero hindi siya ganun ka, potent. Tawag dito. Communicable. Oo, pero pag, na paano ba? Paano? Ka ng, pag andun na sa human. Pag nandun na sa human, mas ano siya. They like evolve to something fucking... Paano ba? Paano ba nakakumi? Kasi parang parehas lang, pero mas ano siya sa tao. Mas... Okay. So, hindi naman namin research talaga yung ano, yung whole of dito, history ng sakit na yan. Gusto lang namin pag-usapan to raise awareness lang sa mga listeners natin, saka sa listeners lang natin. Kasi, I think that's something to be alarmed of. Ah. Kasi, yun nga, hindi natin alam yung sakit na yan. And we don't know kung paano siya kabilis mag-spread. We don't even know kung we're not sure, baka may mag-evolve pa siya kasi nasa tao na siya. I think it's gonna be more communicable na. Yun, yung confirm nila recently is, yun, natatransfer daw siya from human to human. Kasi, yun, may mga dun sa hospital sa Wuhan. May mga clinical na ano, may mga staff doon na na-infect din sila from ano, from their patients. So, it's not directly din from the animal. Hindi siya makukuha sa animal lang mismo. Doon siya nagsa-start. Hindi siya parang sa ano yung bird flu virus. What is it? It's in human na. Human to human. Pwedeng human to human. But how? I think,
I've read from this article that it's like from this wet market dun sa ano, dun sa Wuhan. Wuhan then, City. And then dun, kasi yung mga ano kasi dun, yung mga pagkain dun, mga ano yung, medyo mga exotic animals, exotic mga ganun. So ayun, biglang may mga nagkasakit, hindi nila alam. So, yun, that's the start, I guess. O sige, ano, paano ba ma, ano natin, paano ba na, nasa-spread yung ano, yung virus. I think parang ano lang yun eh. Parang through ano ba? Same as ano, water, common cold. Common cold ganun. How you get how common colds from other ano? People. I think that's it. Like, I think droplets, like ano, yung singa ng kakilala mo. Kaya mas ano siya, mas alarming siya kasi hindi mo alam kung sino yung possible. Like, yung mahirap pa dun kasi like ano, gaano katagal yung stage bago siya maging corona ano? Na talaga. And like yung tawag dito. Ano ba? Evident na yung signs. Kasi baka iniisip mo lang ubo lang to, sipon lang to. But ano na pala sa iyo? Tapos nakikipaghalubilo ka pa publicly. So yun, mas ganun siya ka ano, ganun siya ka alarming kasi unlike sa ibang sakit na pala ano siya, talaga no? yung tawag dito yung signs ng sakit is makikita mo kaagad. So sa kanya like ang tawag dito nung dun sa Cebu medyo, at yun ata yung pinakaunang case na dito sa Pilipinas sa, ano, suspected eh, case dito sa Philippines. So yun na nga from Cebu parang pag nanggaling ka sa Cebu that time, maano ka talaga kasi hindi mo alam kung sino-sino. At saktong pauwi na ako din eh. And then, nakauwi na pala ako. And then, the following day, may news na ganun. I was like, so, yo, seriously. Eh, saktong festival nun, for sure, then, yung mag-ina, they went out, nagliwalaw sila doon. Tsaka yung kasama pa nila from plane. Going to Cebu. Like, yung mga workers na staff. Doon sa hotel na itinirahan nila. Yung ganun. If ever confirm mo yun, ganun kahirap yung ano. So yun. It's very alarming for me, ha. I think we airborne should be alarmed. Airborne kasi siya. Eh. Some people kasi parang binabypass lang nila yung thought na yun. I think I'm not saying everyone, but some people bypass that thought na parang okay. Okay lang yan, hindi naman ata ano, wala naman dito. And okay naman ng mga tao, gabi naman ng ano nila doon. People tend to be scared of the things that they don't know. So talaga matatakot. We don't know shit anything about that. No, tapos wala pang ano eh. As of now, wala pang vaccine really, para sa coronavirus. You should really be afraid of that kasi you will die. It's not that you might die. People have died. Anyway, will die. Para siyang ano eh, parang i-down yung immune system mo tapos yung common cold na symptoms yun na, yun mo, magkakaroon bronchitis, pneumonia. Yung parang parang mag ano yung tawag, mag-aggravate yung ano yung ano. So ngayon, as we know, airborne siya. And then, ano, tawag dito, kahit, ano pa, may mentality kasi yung mga Pinoy eh. Like, naglabas lang ng, tawag dito, ng advisory yung DOH na wala pang confirmed case. And then we tried to lock. Parang, okay lang yan, wala pa namang case dito sa atin. Pero it's not that nawala tayong inoobserbahan, meron. Hindi lang confirmed na meron, yun talaga yung case. Ano yung mga Pinoy, wala naman eh. Huwag tayo mag-mask, tangin lang yan. Hindi yan, okay lang yan. Tapos, some other Pinoys naman are very, very, ano na. Vigilant. Medyo paranoid. overly paranoid. Marami nang nagpo-post ngayon eh. Parang, sige, maka na. Ako nilang doon. Nandito na! People tend to share anything na, ano, dun sa, especially sa social media, na, kahit hindi confirmed na, ano. And it creates panic. It creates panic. Please read before you, ano, before, please confirm anything you post on ano, before sharing it. Kasi, sir, can baliktad yung ano mo? Yung hood o yung bonnet? I did that on purpose. You did that on purpose? Yes. Yeah. One thing is ano din naman kasi yung mga Filipinos ang meron siya ano. Dito, into social media. Tapos madali silang maloko sa nakikita nila. And then creates. Hindi na kasi reliable. Kagad makita yung lang nila na may nakalagay doon na CNN pero hindi talaga link ng CNN. CNN, that, fuck that shit, ganun. Akala nila yun na yung totoo, share nila. Kahit hindi naman, just saying. Kasi totoo yan. And then may mga kakilala kang nagsishare ng mga ganyan, sinasend pa sa'yo through Facebook.
Papasa na sa'yo. Naku. Chine-chain message pa. Just to... the funny thing about, the funny thing about the nung pag-boom nung ano, nung parang cases, first reported case dito sa Pilipinas, the suspected cases, in time siya, saktong nag-boom din yung breakup ng Jadeen. Ay, yun pala yung sasabihin ko eh. Fan ba kayo ng Jadeen, Brad? Ha? No, I'm not. Si Jobin, fan na yung Jadeen yan eh. Shout out to you, Jobin. Ano siya eh, na-apektuhan siya nung nag-breakup sila eh. So parang, mas umanong pa yun eh, mas popular pa yun kaysa sa, ano yeah, it was overshadowed, it was all over the news. Uh-huh. Alam niyo bang mas pinapalabas pa yun sa mga news mga news shows. Oh, kasi I was home nung time na like kailan ba yun? Nung Monday, Tuesday, no, Tuesday. Ano? Nung Monday nandun na ako sa amin kasi umuwi ako. So yun na nga, nakapanood ako ng news for the longest time. Tapos yun, mas marami pang segment yung Jadeen breakup kesa sa ano, sa coronavirus. Like napakinggan ko lang siya sa TV Patrol Tacloban pero yung mainstream ABS-CBN, walang news. Walang ano sila. What the fuck? Pero sa Facebook, tangin ang yan. Ang dami ng, man. Ganyan talaga, well, ano yung okay media. Na rin yun kasi hindi sila na, hindi magkakaroon ng sudden tawag dito. Panic. Sudden, yes, parang mag-hysterical yung mga tao. Mag-hysterical yung mga tao. So, goods na rin na nag-break sila. Did you just say that? Lagot ka sa mga Jadeen fans ngayon dyan. I don't care. Wala naman akong pakialam sa kanila dun. Hindi ako. For sure, di naman idol si James, di ba? Sina din ba? Kumusta ba? Rate her. Really, 10 siya. Para sa akin. Tawag dito. Baka naman sabihin ng mga listeners natin na female dyan, we're looking at... Smash or pass ba? Ganun. Baka sabihin ng mga listeners, female listeners natin na... Jojo Wine ba? Ganun yung pagtingin natin sa mga females, mga material na we're just rating. Would you rate? How about you, pare? I'll give her a strong 9. Sorry, Jadeen fans, I'm not giving them, but I'll give her a strong name. Ako, honestly, no. Ano ko eh. Ten siya sa looks, pero sa singing, no. Does she sing? I don't know. No, she sings, and no. I have no fucking idea. She's hot, man. She's hot, but the singing, the other talents, I don't find her. I'm sorry, mga Jadeen fans. How would you rate her back? I'm sorry, guys, pero... Uy, siya. By the way, siya yung victim daw ngayon. Parang... I don't know. Siya yung nirarant na pinag-uusapan natin. So, pero... magre-rate muna ako. Yung rating ko, I don't find her that hot. Kasi yung kasabayan niya is like Catherine Bernardo level that. Pero pag tingin ko kay Catherine Bernardo is still that kid from... Going to be yung bulilit. No, that kid from ano, kapatid, Superingo. Superingo. Yeah. Yung ano? So, babes. Si Babes. Oh, parang ganun yung, pag nakikita ko sila, yun ang bata pa ng dalawang to. Parang ganun ba? Nagigas pa ba ibig sabihin ko? Yeah. Unlike sa ibang mga kasabay nila ngayon. Like, hindi pa ano, di ba? Parang hindi ka mag-iisip ng kung ano bang something. Kasi, kabastusan. Napaka-wholesome natin. Mas mag-iisip pa ako ng ano, mas mag-iisip pa ako ng masama kay Liza. Just saying lang. Parang may edad lang nila sila isa, di ba? Kasi parang kasabayan nila. Kasabayan nga nila. Hindi, pero yung looks ba nila? Bata pa naman nila. I don't know about sa mga misty sa beauty shop. I just don't have that, you know. No. They're beautiful. I don't get me wrong. They're beautiful. But I just... just doesn't have the same effect. Baka, compared sa Morena. Compared sa parang, usual guys na parang wow. Mas prefer mo yata talaga yung mga Morena. Parang, not really. I just... I don't know. So, yun. Forget what I said. So my rating for Nadine is like 6. Did you just fucking say that, man? Why 6? I think that's blasphemy, bro. Ako nga 10, tapos yung singing lang yun ano kon sa kanya. Tapos say 6, bakit 6? Yun na nga explanation ko. Oo nga. Sinabi ko na, di ba? Sorry. Kasi ano, parang bata silang tingnan sa akin. Kasi hindi ako masyadong fan ng ano. Local celebs, I'm sorry. So, napapalayo na tayo. Let's go back to the coronavirus, guys. No, mas kailangan natin ng audience.
Let's ano. Pag itag niyo yung mga Jaden fans nyo. Eh ano natin to? Ano tawag dito? Ako, marami magagalit sa atin switch, for sure. Switch ano tayo? Ano tawag doon? Kailangan natin tong i-pursue tong ano? Hindi na. Yung mga chismis na lang sa ano? Sa showbiz na lang ba yung anin natin? Chika minute na ba? Magiging chika minute na lang. I'm looking for a term na ano? Parang i- gamitin something parang opportunist, magiging opportunista ba na tayo nito? Parang ganoon, pero hindi siya yung term na iniisip ko. Mga reactors na lang tayo sa kanya. Oy, nakita namin nag kumain ng nesty, kaya ano, kumain kayo ng nesty. O kumain, uminom kayo ng nesty. Ano ba yan? Let's go back. So yun. So I think Wuhan City right now is on lockdown, no? Yeah. Mm. No incoming and no outgoing. I think this is in quarantine. Dito rin natin sa Philippines, hindi tayo nag-accept ng flights galing sa kanila. From China or from Wuhan? What was that? Ano? What was that? Parang ano? Could you confirm that? Kasi earlier today, I've read this parang 140 passengers from Wuhan, papuntang Kalibo daw. And it's kind of, ano, does Kalibo, ano, accept direct flights from there? No, I don't think so. I think that's bullshit, diba? Hindi. Should we confirm that? Dadaan mo sa sila ng NAIA eh. Parang, could we confirm that, guys? Search. I'll use my, you use your phone because we're using my phone for the audio and the other one for the video. And the other phone. One is, ano, Cardo's phone is, ano, for useless. The sound effect, you know. Useless. Uy, huwag ka magpipipindot dyan. Hindi, lobat na ako eh. Sorry. Lobat na? Oo. No. Lobat na eh. 17 na lang eh. So, yun. Apparently, we're on, ano, ilang minutes na ba tayo? 46 minutes. Nakaka-46 minutes na tayo, guys. Almost 1 hour na. Yun na so, nga, I'm sorry. Baka, what if pare, ano, tag dito, meron na akong coronavirus. Kasi I'm experiencing, ano. Ako nga rin, meron na akong cold eh. Pero parang, ano siya eh, from allergy lang yata, parang na, ano ako dito sa may sinuses ko eh, parang clog yung sinus ko. Tapos ano wala talaga, pa naman may, I was having, ano, dry cough like yesterday, and then so I've been coughing like, so anyway, yung ano, preventive, ano na lang, so precautions, yun na yun. Mag-mask na lang kayo, tsaka, use mask, and then if may kakain kayo, please wash your hands. Always you, Wash your hands. Yan yung number one, ano, number one na tinuturo sa hospital is always wash your hands. Para, ano, for, tawag dito. To, yeah, prevent, ano. To have a clean hand. Parang sa safeguard yung, ano, yung bacteria na sa kamay. Always wash your hands, guys. Pero dito, parang naman naghuhugas tayo ng kamay eh. Minsan nga pag ano tawag dito, pag nagkatapos pa lang humawak ng pasyente, pag may pagkain, tagay nakain ka. Uy, nag-alcohol ako. Alcohol ako. Hindi kayo nakikinig kay ano, kay Ma'am Gina. Uy, nag-ano. I think it's confirmed they're really in Calibo right now. Mga turista po sila. And, directly from Wuhan? Or from China? That domain ng from Wuhan. They're from Wuhan, China. The pero they landed first to Naiya. Hindi dimiretso. What? Where a new coronavirus has emerged that has sickened hundreds and... Yan. I think it's confirmed kasi marami mga news outlets na yung nag-post na. Okay, from... And they'll be returning on January 27, Monday daw, sa kanila. Going to Wuhan. Papadipart na ba sila? Question is, before the lockdown ba sila nakapag-travel? Or yung Pilipinas so. Ba? Kasi if lockdown, paano sila naka-alit? Hindi, papalalisin talaga sila. Pilipinas ba? Maybe they're too dumb for this everything. Sorry. You guys go read this shit. If you want. Dang. Please don't brush my history. Ano. What's with the, no? What's with the sis loves me link? What's that, ano? I don't want to share shit. I like stepmoms. So family anyway, strokes. Sige. Is that family strokes? Mom caught me. So anyway, ano, mag-mask na lang kayo, tsaka wash hands na lang. From a group of, ano, yeah, from us na. Effective way of eliminating the spread is, or, yun nga, wash your hands, fuckers. Before you fuck, just wash your hands.
And after you fuck, wash your hands. Ay. So, yun nga. Anyway, ano pa ba? Oh nga pala. Nag-ano pala kami last week. Last week pa lang ba? Or, yung nag-ano kami. Speaking of washing hands, nag-infection control seminar kami dito sa hospital. And I was not there. Mika. Ako lang yung mag-isa hindi naka-join. Oh, kasi sa department namin. Napaka-timely, eh. No? Napaka-timely ng ano yeah. Yun. Kasi... Maganda nga kasi may seminar and then may out may scare ng virus. Muwi ako sa amin. Marami naman kami natutunan. Oo. Parang ako medyo na-late ako nang pero yung most ng mga core points na narinig ko rin. So anyway, as usual, washing hands is priority tas ano? Like ilang seconds ba yung ano? Like ilang seconds ba yung idea. Hindi nila mention doon yung happy birthday. Pero di ba yun yung usual talaga? Oo, oh, sige, nasabi nila pa, dapat dalawang happy birthday. Yung tumatak lang na bara sa akin, eh, ma'am, na it really made sense. Yung if you wash your hands daw, the most important part is the fingertips because that's what we use for picking daw. Just finger, yung tips talaga ng fingers natin. And yun yung pinaka nakakaligtaan natin yung wash. Kasi when I wash my hands, I just go like this. One. I like only the palm and the anterior and the posterior. Ganun. I like... How do you... I think you should rub this. You should rub your like this tapos di ganyan ganyan. I don't you do the circular motion tapos I don't do that kasi the back of your hand. Mahilig pa naman ako magkamay sa lahat ng bagay. And then ano lang pag like you're in public tapos gagamit kayo ng washroom always ano pag sinasara niyo yung ano yung gripo gamit kayo ng tissue. Kasi nga, ginamit mo siya pag-open, yung maduming kamay, tapos gagamitin mo rin pag-close. So, wala. Siko yung ginagamit ka dyan eh. Oh, pag ano, pag hindi siya, ganyan, kamay lang. Also, pag ano, lalabas ka ng CR, your elbow. Huwag mo siyang ihawak ulit. Kasi ano, walang kwenta yung paghugas mo ng kamay. Tapos ano pa ba yung, pag-piss? Paano kung nub, tapos nakalak siya? Kuha ka ng tissue, tapos... Paano walang tissue, man? Yung t-shirt, yung damit t-shirt, mo, t-shirt ganun lang, mo. O yung pasok mo na yung kamay mo yung sa t-shirt. Kamay mo ganun, baliktarin mo. Or might as well CR naman yung public. Magantay ka na lang habang may pumasok. E, paano kung wala? Pag may pumasok, I've been trapped here for like 3 hours na. Paano pag bulag? Mahirap niyo yung kung closing time na tapos OC ka masyado tapos ay no, hindi ako makalabas. Mahirap nun kung nasa loob ka ng ano, cubicle tapos wala pa nakalock. Di bukas ka na umuwi. Oh, mag-ready ka ng matulog. Matulog ka na muna doon. So, yun. Do you have any, ano? Yung pag-sneeze, sabi nila, from, ano, na laman ko na, when you sneeze, hindi na pala kamay yung gagamitin mo. Are you sure? Ano? Use your ear. Because wala na, hindi mo naman na... Ano yung ear? Yes, from elbow or dito sa my armpits. When I sneeze, I sneeze inside my shirt. Parang gumaganon ako. Pwede rin yun. Kasi kaysa sa pero kamay. Pero iba yung ano eh. Iba talaga yung satisfaction. Pag satisfaction, walang hawak. Alam mo yun, sneeze in the fucking air. Yun yung best. Oy, that's rude. That's rude. I do that when I'm alone. Achoo. Parang, I still do that. Kasi kaya nga parang ano, masama pakiramdam ni Ma'am Ivy kasi magka-duty kami the other day. Tapos, atching ako ng atching. Ano ba? Atching bahing. Bahing ako ng bahing. Tapos, today, sabi niyo, sneeze ako ng sneeze. Ang sama ng pakiramdam ko. Be responsible, guys. Kung masama pakiramdam niyo, use ano. Yun na nga. Ganun yun na yun. Dito, kasi wala namang may, hindi mo naman palaging nagagamit to eh. Dito. Pare, pagbasa-basa pare. Alam mo yung may labas na ano? Yung, matching mo, meron dito. Merong may kasamang ano. So anyway, yun lang. Kahit naman sa ano, hindi lang tawag dito yung coronavirus na ano. Halos lahat ng communicable diseases. Na airborne, like shit like that. Kahit common colds, ano lang. Yan talaga yung dapat gagawin mo. Like, wash your hands. Yun lang. Yeah, the world is changing, no? Lot of new, ano? Parang bagong pasok pa lang ng 2020.
Oh, ang dami ng ano. And yun, mga bacteria dyan, nagiging immune sa antibiotics. Yeah, aside, another thing is like, ano, they're deliberately using ano antibiotics without prescription sa mga doctor. Isa pa rin yan. Kasi dito sa Pilipinas, inom lang tayo ng antibiotic ano, na kahit walang, masakit lang yung ngipin mo, sabi ng nanay mo, inom ka ng antibiotic para matanggal. Kahit nga yung mga sugat-sugat eh, lagay mo doon yung antibiotic. Yung ano, binubudbud lang sa... People, that's not advisable. Please. Yeah. Please do, yung ano, yung prescribe lang talaga prescribe para sa... Prescribe ng doctor, dapat yun lang yung ano mo. Kasi these bacteria develop this ano, this immunity then. So yeah. The next time they come back, you're fucked. Yeah. Tapos hindi na nila kayang labanan yung ano kasi nga na-immune ka na masyado sa antibiotic na yun. Kasi there was this post from Facebook na may isang girl na nagpa-check ng ano ng bakit daw hindi siya binigyan ng antibiotic. I'm not sure if my story is right. Hindi siya binigyan ng antibiotic ng doctor niya. I think she's here from the Philippines. Tapos chinek yung ano niya, yung blood, binigyan siya ng blood works, tapos nakita doon na almost napakarami, like say 15 antibiotics na ano na siya, tawag dito, immune na yung katawan niya doon sa lahat ng antibiotics, hindi na gagana. So nag-worsen na yung ano. Hindi na gagana yung antibiotics sa kanya kasi nga parang ano, may proper ano yung sa cells niya hindi na na-accept yung antibiotics kasi nga kakainom ng antibiotic. Like, parang immune na siya sa dahil lang dito sa Philippines. Alam niyo ba yung napaka-common na ano na trait ng mga Pinoy? Like may sakit ka tapos naalala mo yung kapitbahay mo, parang ganun yung naramdaman niya. Tapos sasabihin mo, "Uy, pare, ano ba yung ininom mong gamot?" Sasabihin naman, "Oy, or minsan ikaw mismo, uy, masakit yung ano mo, masakit yan mo, inumin mo to, para kang doktor eh." Mm. Tapos the next na people na may ganun din, inumin mo kasi yun yung ininom. Parang ipapasa pa. Yun nga, yung ano natin ngayon, yung kalaban natin, hindi yung coronavirus, is yung lack of information given sa local, sa public na mahirapan talaga tayo kung hindi natin alam, mas mahirapan tayo ma-prevent yung dito spread niya. Sa hospital is napaka ano na, napaka stricto na ng pagbibigay, i-dispense ng like kahit ano, admitted na patient. Nakita niyo ba yung may red tag na 7th day use of antibiotic is stop na? Hmm. Doon sa mga chart mayroon eh. Nilalagay nila 7th day. Tapos sa stop na talaga yung antibiotic. Hindi na bibigyan ng hindi na bibigay. So, kasi yun nga, niya. Ano, nade-develop yung, like, hindi nagagana antibiotics. Ka na sa, mahirapan. So, mas maganda, yun nga, sa, ano na talaga natin, yung social media, parang, mas mahirapan tayong ma-prevent yung spread niyan kung ganyan yung mentality ng mga tao na, ano, kahit ano yung information ibibigay natin, hindi naman tama. Tapos, yun yung maririnig, makikita natin sana. So, mas maraming may nakakita sa post nyo kung mali yun. So, isipin nyo muna bago kayo mag-post. So, kasi nga minsan, mas sineshare mo pa yung ano eh, mas sineshare mo pa yung breakup ni Jayden sa kanina din eh. Hindi kaysa mo, dun sa tamang, sa corona. Ay, grabe naman kayo. Like this ano. Nasa stage pa sila ng moving on. Mga nasaktan pa yun. Hindi, ilang araw pa nga lang eh. Grabe naman kayo doon. Like, ilang araw pa lang. Oo nga, masakit pa yung mga puso niyan, yung mga nasaktan sa breakup. Yung mga true fans. Have you heard Santi and Vera like yesterday na tinutokso ni Santi si Vera? Kasi yung tablet sa office, yung sinesearch niya, yung breakup niya. Nakakalimutan niyang i-delete yung history. Tapos, sabi niya, ano, sabi pa ni Santi. Kaya pala nung isang araw nung pumasok ka, ano, ang tawag dito, namamaga yung mata mo kasi umiyak ka, kakapanood. Kakapanood sa ano? Grabe, affected masyado si, ano, si Vera. Vera. Pan pala siya. Panda pa niya. Memorize niya kaya yung kanta niyan. Naniniwala na forever. Eh, wala na forever. Eh, walang forever. Ano ba yun? So, nakaka-1 hour na pala tayo. Almost 1 hour.
I think that's it. Ako kayo ba? Kasi parang last time we over Sobrang tagal na to. Overtime ba tayo? Maybe ano na lang natin to for 1 hour. And then last thoughts na lang siguro. Yung final thoughts na lang natin. Ayun nga, yun lang po yung prepare natin for this day kasi yun lang naman po ang update sa social media or going around social media. Small update lang din. And then, nag-shoot lang din kami para maging consistent. Mabalik yung consistency ba? Yun na. Anyway, we've come this far. Oh nga, sino bang, by the way, last episode namin meron kaming magic word. No one has done that. Let's post again a magic word. Meron na. Last episode, meron kaming Bulbasaur. Apparently, hindi, walang umaabot sa last minutes ng natin, ng show. So, thank you to everyone who nag-comment din sa comment section. And si Paring Raymar, nakita ko kanina magpapa-shoutout siya. Thank you. Salamat. Sa for this episode, yung i-comment nyo is Sweaty Balls. Yan. Ay, sa mga, last episode, Bulbasaur yung, yung word. Dapat, laging ball, something. Bulbasaur, sweaty balls. Speaking of, may knock-knock ako. May laughter, na dito. Wala. Sige, ano ba na? Knock-knock. Who's there? Bulbasaur, who? Ang sarap-sarap, mag-Bulbasaur. Pwede mong i-shoot, pwede mong i-shoot. Ang kaya mag-bust, Bulbasaur. Mag-Bulbasaur. Sweaty balls yung last step, yung i-comment niya. Thank you. So, yun. If you have any shoutouts there, go. Shoutout na muna. Shoutout to my wife. Hi. Shoutout to my future wife. Hi, Isaiah. Should we tell them? No. Susunod na. Okay. Pero sinabi mo na yun. Future wife. He's getting married, guys. So, girls, kung sino man dyan nakapanood na. Cardos not available. You should not attempt. We'll just get your heart broken. So, yun. I have no one to shoutout. Shoutout ka ba? Wala akong jowa. Ano na lang? Yung mga ka-workmates natin. Kasama sila ako. Wala akong jowa. Yung mga ka-workmates na rin natin. Tapos syempre yung yung mga nag-comment sa last episode. Si Sushay, nag-comment siya. Si Kim. Ay, paring Kim. Sorry, na-late yung shoutout mo. Pare, kailangan mong tapusin yung buong episode. Tapos i-comment mo kung ano yung magic word namin. Tapos yung girlfriend ni Raymar, Kirstie. Si Ma'am Kirstie. Hi, Ma'am Kirstie. Hi! Sabi ni Raymar, she's an avid fan. So, pinapakinggan niya daw to sa office nila. Yo. Bulbasaur. Ang sarap, sir. How about you guys? Meron pa ba kayo? Mayroon na akong dance step. Bulbasaur. Promote ka na lang yung clothing line namin. Ang sarap, sir. Yo, sige. Our band shirt clothing. Clothing. Wedding is issued. Online? We still have our Pwede screen sa Manila. So, if you guys are interested, we have band shirts there. Sample one of these is this neck lip t-shirt. Yo. You can see. Support. Maybe next time gagawa na rin kami ng clothing line. Hindi na natin alam. Pwede din. Knock-knock. Meron na yun. Knock-knock. Who's there? Oh, special episode to. May dalawang knock-knock for you. Oh, you guys, this is a treat, guys. Cardo had the two knock-knock for one episode. Okay. Knock-knock. Who's there? Bulbasaur, who? Papasok ng rain na... Ay! Oh my God! Bubuka ang Bulbasaur, papasok ang rain na sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Boom tiaya boom yeah. So yun. So thank you for listening, guys. This has been the 12th episode of the Dark Podcast. This is your host, Marky. Thank you for listening. I hope we'll try to be as consistent as possible. Shout out to mga kalala ko dyan. And then
May sasabihin sana ako, nakalimutan ako. Inay mo kasi. I forget about that. Isipin na muna. Baka masasabihin. Get na lang. Have a great weekend, guys. It's Friday today. Mga ingat kayo dyan. Ingat kayo sa ano. Huwag masyadong uminom masyado. Don't drink and drive, guys. Yeah. Drink responsibly. Ay, cute yung Bulbasaur sa, no, sa Detective Pikachu. So, yeah. Hey, how about you? Yun lang. Bye. Bubu ka ang Bulbasaur. Bye-bye. Yes, sir. Bye. Welcome to the underworld. I mean your holiday went on for eternity. And we went through the shit on our own. Ooh, can I do